Hi there, I'm Ain. Welcome back to my channel. So today's video po is mag-aayos po ako ngayon ng mga plants dito po sa terrace. Maglalagay po ako ng mga patungan nila since yung iba po pong plants is nasa baba, so hindi po sila naaarawan masyado. So ang gagawin ko po is maglalagay po ako ng mga patungan. Pero ito po ang DIY kong patungan ng mga plants. Hindi nyo kailangan mag-pupok, hindi nyo kailangan mag-semento or makakaw, hindi po kailangan. Ang kailangan nyo lang po is eto. Ayan, mga ano ba ang tawag dito? Fruit cake crates ba tawag dyan? Ayan, yung pinaglalagyan po ito ng mga prutas. So eto, meron kaming kapitbahay na nagtitinda ng mga prutas. Mura ko lang itong nakukuha sa kanya. So eto, bali 120 lang po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces po yung mga. Tapos eto may medyo malapa, ano yun, mataas-taas. Ito yung mga mababang crates. So shout out po kay Ate Tere. Hi, thank you. Palagi mo akong sinusuplayan ng mga ganito. So eto guys, ito, papakita ko sa inyo yung dati ko na. Ito kinuha ko din sa kanya to, eto. Ayan. Ayan, dyan. Ito yung aking silver plate. Lagi ko siyang binibida sa mga video ko. Kahit sa project ng anak ko. Tapos, ayan. Diba? Tapos, pinatungan ko na lang siya ng parang tiles. Tapos, ito yung kahoy. And then, ito po dito, banda, is yung shoe rack naman po ng mga anak ko. Since pandemic ngayon, walang pasok. Yung mga shoes nila is pinagtatago ko muna. Hiniram ko muna yung shoe rack nila. Ito maganda to stainless, kaya kahit naulanan is hindi nangangalawang. Pero ano naman po, pinupunas-punasan ko naman po siya kapag naiisipan ko maglinis. Ayan, tapos eto po fruit crate din. Tapos ayan, pinatayo ko lang din yun. Tapos eto, may iba akong kulay. Eto red. Ayan, kaya eto ilalagay ko po siya dito, banda, kasi makikita nyo eto. Ayan, nasa baba lang po sila lahat. So, kailangan nila ng sunlight. Gusto ko kasi pag umaga na aarawan sila. Kasi pag umaga, ang ganda ng sikat ng araw dito. So, ayan, hindi sila gaanong na ano kasi nasa baba sila eh. So, ayan, gagawin ko is lalagyan ko sila ng crates, fruit crates. So, hindi nyo na kailangan magkumuha ng carpentero para gumawa niyan. Tapos, so, ayan yung gagawin. Ito, yung ginawa ko dito is, ayan. Yung lamesa po yan ng nanay ko. Patapon na. So, ang ginawa ko is, hinuha ko. Nilagay ko dun. So, ayan guys. Umpisahan na natin. Bago pa magdilim. Guys, nagbihis ako. Mainit eh. Init yung t-shirt ko. Kaya sando lang ako. Umpisa na natin ha.
natapos na din. Inabot din ako ng 1.5 hours dahil may mga istorbo. So, eto na guys yung nagawa ko. Eto yung crates. Mga crates. Bale, ilan bang crates na gamit ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crates. Bale, may dalawa pa akong extra. So, pag-iisipan ko pa kung saan siya ilalagay. At the meantime, ayan ang pinag... Ayan yung dalawa. Pinaglagyan ko ng hanger. Yung sampayan ko is hindi ko pwedeng tanggalin po talaga dito. Kahit gustong gusto ko dahil talagang nakaka... Ano... Hindi ko siya pwedeng tanggalin dahil pinagsasampayan ko siya ng mga damit namin. So guys, ang ganda. Kita nyo naman. Dati hindi ako dito makaupo. Ngayon, pwede na ako dito maupo dahil may space na. So ayan, meron ng space dito. And nakaangat na din yung aking snake plants. Kasi itong snake plants ko, medyo namamatay na siya. So binago ko yung kanyang pesto. Diyan ko na siya nilagay, baka sakaling ano, pero buhay po siya. Ayan, meron na siyang anak. Pero nilalanggam kasi. Papatayin ko yung mga langgam, nakakainis kasi, no? Yun yung mga insekto talaga, yung mga pampagulo sa mga halaman natin, eh. Meron nga akong extra, may ginawa na naman nga ako ditong, ano, gagawa ako ng vlog, guys, kung paano ko ginagawa yung aking DIY na insect rep. Pamatay ng insekto, ano ba tawag yung parang fertilizer, ewan ko basta yung, ayan, ito kasi, ito napakaganda ng halaman kong to, puno ng bulaklak, inano siya yung aphids yata yung tawag dun sa mga puti-puti, ayan pinagtsatsagaan ko po talaga, ayan pinagtsatsagaan ko po siya guys, tanggalin dahil sobrang ganda nito, nilagay ko siya dito sa mga ganito. Tapos na malayan ko na lang hindi na siya namumulaklak. Sabi ko may something wrong talaga dito sa mga namumulaklak ko. Yung carnation pink ko po is isa na lang yung parang tumubo sa kanya kasi namatay din eh. Dahil dun sa mga insekto yun. Tapos ito, pero ito bubuhay siya. Ito. Tapos asa ba yun? Ayan. Hindi ko alam ang pangalan nito pero napakaganda ng bulaklak dito eh. Ganito yung tsura niya oh. Ayun, sobrang na ano ako eh. Parang na yung alam mo yung relief na nararamdaman ko ngayon dahil ang ganda na ng kinalalagyan nila. Hindi po 120 lang po yung ginastos ko. Kayo guys, kung meron naman po kayong mapaghihingaan dahil yung iba binibigay lang din naman 'yan. Hingin niyo na lang para hindi na talaga kayo gumastos. Tingnan niyo to guys, oh, ang ganda nito. So, itong mga cactus and succulents ko nandito siya dati. Ayan, ito na lang mga nilagay ko dito. Pinalitan ko na siya. Ayan. Ito, shoutout po sa kapitbahay kay Ate Lynn. Thank you po. Napakaganda nito. Tuwan-tuwa po talaga ako sa binigay ninyo. Ang tinatawag na ako eh. Tapos, ayan na. So, ayan guys. Bukas, sana magising ako ng maaga yung sikat ng araw para makita ninyo kung gaano kaganda yung sikat ng araw dito. Nasisikatan sila na. At enjoy planting po at saka magplants po tayo ng magplants po hanggat kaya po natin magplants po tayo kasi yun po hindi lang po sa atin yun nakakaganda, kapaligiran din nakakaganda rin po yun. So ayan guys, huwag na nating pahabain, papaalam na ako, huwag niyo po kalimutang mag like and share at
mag-subscribe po dito sa aking channel at saka i-hit nyo po yung notification bell po dito sa gilid, sa baba, para ma-update po kayo kapag may mga video akong bagong i-upload. So, ayan guys, thank you.